Hello guys, kumusta kayo? Welcome sa ating channel sa Pet Vlog Unlimited. So, sa palagay nyo, ang ginagawa natin guys. So, hindi po tayo nagtitrain, hindi tayo nagsishape ng anumang behavior. Ito po yung sinasabi nating engagement pa lang. Marami kasing nagtatanong sa atin guys, kasi lagi nilang naririnig. Lagi nating sinasabi sa ating channel yung engagement. Ano daw ba itong engagement? So, naririnig lagi natin ano daw ba itong engagement at paano ba ito ginagawa. So, ngayon ipakita natin guys ano, para po sa mga newbie, mga beginners, na ito yung pinaka-the best na paraan upang simulan ang training sa ating mga puppy, yung pong tinatawag na engagement. Actually, nabanggit na natin ito sa nakaraan natin mga video, na sa engagement po wala tayong ituturo na anuman sa puppy, wala tayong mga tricks, mga behavior na ituturo sa kanila. Kundi, ganito lang, makikipaglaro lang tayo sa puppy gamit ang matataas o high value food reward para mag-engage po ang ating puppy. Para nga pala po sa list ng mga reward, mga treats, pwede po tayong maka-avail sa Purens Poverage. Papakita po natin sa link, ang link sa baba ng ating video na pwede po nating mabili sa online shop sa Shopee. Okay, so sa engagement guys, no? Kung saan makikipaglaro lang tayo sa puppy, gagawin lang natin na ka-enjoy-enjoy sa puppy yung panahon na nilalabas natin siya. Kagaya ng palagi nating kagaya ng palagi nating sinasabi, sisimula natin yung engagement sa ganitong lugar na limitado lamang ang distraction. Mas maganda nga guys kung sa loob ng bahay muna umpisahan na walang distraction. Nakita nyo, nag-i-engage yung puppy kasi gumagamit tayo ng high value food reward. Now, kapag ang puppy po nag-i-engage na sa ganitong lugar, try naman natin dun sa labas. Pero hindi po madali yun, hindi kaagad. Tingnan natin kung dun sa lugar na kung saan may mga distraction, na sabi natin low level distraction, mga sasakyan, o mga dog na kagaya nito, kung magpo-focus pa rin yung dog. Kung hindi, ibalik po ulit muna natin dito sa loob. At unti-unti po natin itataas yung level of distraction. Kapag kinakaya nyo, depende sa puppy, pwede natin dalhin sa mga lugar, gaya sa mga park, may mga sasakyan, at may mga bata, at sari-sari paano po. Tingnan natin kung magpupukos pa rin yung puppy. So, sa paggawa ng ganyan guys, ano, yung puppy, no. Yung puppy, masasanay siya sa iba't ibang kalagayan, at matitest yung kanyang focus, kagaya nito, merong nangaabala. Kung may mga distraction, titingnan natin kung siya ba ay susunod pa. Yan. So, habang unti-unti, no, eventually, tataas natin yung level of distraction hanggang sa nakakayanan po ng puppy. Ang concept po kasi nito, mga kadoglovers, mga kanyubi, is makuha natin yung focus ng puppy sa ilalim ng iba't ibang may mga pang-abalang kalagayan. At isa pa, the same time, malaman ng puppy na once na ilabas natin siya ng crate, ng cage, mayroong mangyayaring ka-enjoy-enjoy na mga bagay. Yun po ang goal sa ating ng engagement. Kaya sa tuwing ilalabas natin siya, ay mag-i-enjoy siya. Dahil mayroong masarap na reward, maglalaro siya. At kapalit nun, ibibigay po niya yung focus niya sa atin. Kaya dito, bagaman may dog na pag-alagala, pero tingnan niyo, nagpo-focus siya. Kahit ito yung unang araw pa lang. Gawin natin ng regular yun guys, no? Araw-araw, bago umpisahan yung talagang training, wala muna tayong tuturo, ganito lang. Ganito lang gawin natin. At hayaan natin mag-enjoy sila. O, wala tayong ituturo ng anuman. Kapag talagang yung focus ng puppy, nakita nyo, pwede nating simulan yung pag-shape ng mga behavior, no po? Kung ano man yung gusto nating ituro. Kasi mahirap pong gawin yon, pagtuturo sa kanila, kapag walang focus yung puppy, at takbo lang ng takbo, at hindi naman nagpo-focus sa atin. Yun ang nire-reklamo ng ilan natin mga subscriber, mga newbie, na nagtitraining na kung saan yung puppy daw nila, kapag sinusubukan nilang itraining, hindi nagpo-focus, takbo ng takbo, at pag nakakita ng pusa, habulin ibang dog, so hindi natutuloy yung training, at ang resulta po nito, yung mga aspiring trainer natin, mga baguhan, ay nasisira ng loob, at hindi na itinutuloy yung training. Kasi po, kulang sa engagement. Papi, kami. Walsin na natin ang tali.
So, suggest po natin, ano, simulan muna sa engagement. Dapat nag-i-engage yung puppy, dapat may focus sila para kahit baguhan pa lang tayo, hindi magiging challenge, hindi po magiging mahirap yung pagtitrain sa ating mga puppy. Okay, kagaya ng puppy nito, mataas kasi ang kanyang drive. Nakita nyo, nag-offer siya ng behavior kahit hindi siya pinapasit kasi meron na nga pong engagement at alam niya na enjoyable yung ginagawa namin. Okay. So, yun guys, ano, sana nakatulong ang maikling video ito para dun sa mga baguhan, sa mga newbie kasi po ang ating channel ay para lang po sa mga newbies, sa mga gustong mag-train ng basic obedience sa kanilang mga dog pero hindi nalang kung paano umpisahan. Umpisa po, kailangan merong dapat, lagi natin sinasabi, huwag umpisahan ng training nang walang engagement. Malalaman natin kapag mayroong engagement, kapag ganito, nag-i-engage yung dog, nagpo-focus siya, at hindi lumalayo sa ating tabi, kasi alam niya na mayroon tayo na bagay na gustong-gusto niya, which is yung high-value food reward. Okay, come on. Okay. So, yun guys, no? Yung tip natin, para sa mga newbie, gamit ng high-value food reward, gawin ng training sa panahon na gutom ang puppy. Ayan, di pa siya kumakain. At sa panahon na mataas pa ang kanyang natawag na energy. Yung hyper pa siya. Alam niyo, pagiging hyper po ng puppy, advantage yan. Pero ito yung nire-reklamo ng ilang newbie. Bakit daw masyadong hyper ang kanilang puppy? Yan po advantage para sa training. Para ang mga puppy natin ay maganda yung movement kasi agile sila. Hyper talaga sila at gagamitin natin. Ida-divert natin yung kanilang energy sa kapakipakinabang na mga tinatawag nating behavior. Okay, guys? So, thank you so much for watching this video. Maikli lang ito, pero ang concept nito ay lubhang kapakipakinabang para sa mga newbie na gustong mag-train ng kanilang dog na kulang sa focus. So po, yun naman ang problema eh. Paano mong ititrain isang puppy kung walang focus? Ang dahilan, baka yung pong puppy ready, pero tayo mismo ang hindi ready dahil hindi natin alam kung paano mag-engage yung dog, hindi natin alam kung paano gagawin upang mag-focus ang ating mga puppy. So, sa ibang araw, makikita nyo ilalabas kong puppy nito at doon sa maraming tao, titingnan natin sa parke kung mag-engage pa rin ang puppy. Kapag totally nag-engage na siya, yon, pwede na po nating simulan yung mga mas komplikadong training, pagtuturo ng mga behavior na susubok doon sa attention span, doon sa focus ng puppy. Come on! Para po sa bago pa lang sa ating channel, please do me a favor na paki-like po ng ating video, paki-subscribe na rin po at paki-hit ng notification bell upang sa sunod po nating mga upload ay manotify po kayo. Thank you so much, guys. Thank you for watching this video. Bye-bye.